Itetestin ko itong mga glow na ano. Ito yung NYX Born to Glow L'Oreal Lumi. Alam mo nito, glow glowsion skin elemento. Mixing ko siya. Ito. Orange pa. Sama ko na siya. Ito yung mukha ko pag walang application. Ito yung marami akong scars kasi hindi na siya natatanggal. Kasi every time na nasa bakasyon ako, pinapasunog ko yan. Mahigit 2 years na hindi na natanggal yung scars niya. Kilay. Pag nagme-makeup kayo na yung kilay nyo, medyo maraming mga buhok na ano. Try nyo tanggalin nyo muna. Katapos nyo ano. Sa kilay, gumamit kayo ng either gusto nyo pinaplak nyo or blade or scissors. Pero sa akin, hindi ako nagpa-plak kasi pag once ang pa-plak ako, nagkakaroon ako ng bloodshot. Kaya ayaw ko mag-ano, kaya prepare ko ito. Kaya mag-ingat lang. Pag prepare nyo yung ano, yung blade, mag-ingat kasi para di kayo masugat. Kasi pag blade, more mabilis para sa akin. Ito, kung mayroon pa isa-isa. At saka trimming. I-trim nyo pag sa tingin nyo naman. Sa eyebrow naman, ito hindi ko pa ito nagagamit. Matagal ko nito kinulit. Pero hindi ko pa siya nagagamit. Yung MAC Brow Shading. Meron siyang dalawang klaseng pang shade sa pag brown at saka yung light na para ma yan lang klase. Ito naman siya, gamit ito yung Anastasia na dahil para sa akin parang very solid yung pomade niya kaya ginagamitan ko siya ng Wonder, yung Wonder Brow. Mini-mixing ko siya para naman mag yung consistency na hindi siya masyado malapot or very sticky. Gusto ko yung medyo light lang na ano, hindi siya creamy masyado. Yeah, pag mini-mixing ganitong hitsura, mini-mix ko lang siya dito sa may space na ano.
Drawing tayo ng tulad. O, mapapansin niyo, mayroon ako dyan bloodshot. Kasi pag pinaplak ko yung eyebrow ko, dahil may pa isa-isa, kakaroon ako ng bloodshot. Kaya yan, iniiwasan ko. Iniiwasan ko mag-chani ng ito. Mapapansin niyo yung mata ko, mayroon siyang bloodshot. Nawawala naman siya, pero minsan takes like one month minsan. Kaya yan, pag may dumi, hayaan nyo lang, burahin natin yung mamaya. Hindi ako magaling dito sa pagdo-drawing, pero hindi mo naman kailangan maging perfect for everything. Yan. Blend, blend, blend. Gagamitan ko siya ng MAC. Ito yung Uto number 2 brow shader. Gamitan natin ito sa light. Yung powder, Milani Glow. Mixing here. Blush. Mahilig ako sa pink na blush kasi mahilig ako sa pink na lipstick. Sa mascara naman, i-collect nyo to, lalo na yung mga hindi marunong maglagay ng mga pink lashes. Ito yung isa sa gusto ko. Kita niya kung paano siya kumapal yung fiber niya. Sa dami ng mga ano ko, ito yung isa ko. Pinakapaborito ko. Yung siguro sa Pinas mga nasa 500 or 600 something ito.
kasi dito $12 na siya. $12 to $13 na siya. Pag itong gamit nyo, parang na kayong merong fuller lashes. Parang na siyang thick. Kasi yung fiber niya, oh, nagbubulong talaga siya. Kaya sa dami ng mga tinisting kong mga ano, ito yung isa sa nagustuhan ko. Kasi, from short lashes to length. Medyo na dadagdagan yung ano niya, length niya. Last, meron ako ditong setting spray Milani. Ito yung make it last for 16 hours wear. Ito naman yung e.l.f. Ito yung isa sa pinakapaborito ko dahil mura lang ito, pero yung quality nito, maganda yung quality nito. Kahit yung makeup mo talaga, mag-stay talaga for how many hours. Ito naman, kaya kinulik ko itong Milani dahil yung Milani, pagdating sa mga nail polish nila, hindi ko sila masyado gusto. Pero maganda yung mga color, yung mga sheen ng nail polish kasi nakapag-collect na ako noon ng maraming ano. Nagkaroon ako ng collection ng nail polish, siguro umabot mga 2,000. Kaya yung mga sheen niya, magaganda ko. Kaya lang kung mag-i-stay sa koko, para sa akin di siya masyado nag-i-stay ng matagal. Kaya pagdating naman sa mga makeup product, meron silang mga makeup na magagandang klase. Ang e.l.f. naman, mura lang ito, pero maganda. Kaya isa ito na i-collect nyo. Maganda ito. At saka yung isa naman ito, matagal na ito na gamit. Mahabot na mga 5 months. Mga 5 months na nagamit. Magugustuhan ko ito pag nag-makeup kayo. Kasi nakaka-relax na parang yung mist sa mukha. Hindi pa ako nag-lipstick. Teka. Meron akong 4 na lipstick dito. Ito yung isa sa pinaka-favorito ko, Maybelline. Ito din sa Maybelline. CoverGirl Loyal. Pero yung shade nito ganyan. At saka yung shade nito ito. Ayan, baka dito lang ako sa light. Light lang ito. Ito yung ano niya. Ayan, baka yung lipstick. Ito yung ano kung sa lipstick applicator ko. Minsan gusto ko yung mga lipstick na mga light lang. Itong mga lipstick ano ko, mga basic lang ito. Kung tinatanong nyo kung nag-aral ako nito, hindi. Hindi ako nag-aral nito. Mahilig ako mag-kulit, kaya na-apply ko na. Pero pagdating sa mga eyeshadow or mga ano, ayaw ko na yan. Parang sobrang arty na. Marami ng ano. Gusto ko lang yung mga ganito. Basic lang. Nagustuhan ko yung shade nito kasi ano lang siya, ganyan lang, hindi siya red, hindi siya pink. Ano? Sa excess naman, ayaw ko masyadong excess ng ano ko. Tinaga, ano ko. Sinusuro ko na
dry. Sa lipstick, ito yung ginamit ko siya. CoverGirl Light Pink. Yung sa setting spray, ito yung ginamit ko. Maganda to. Milani. Sa mga foundation naman, minixing ko lang siya. Yung mga glow, ano. Ito yung resulta. Ito yung resulta ng ano, yung mga glow foundation. Ano naman sa eyelashes, ito L'Oreal Cybro, ito naman yung ginamit ko, ito at saka yung Anesthesia Foamy MAC